Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal naming banal at mahabaging Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Tinawag mo po kami Panginoong Diyos at unang po kaming niligtas sa gitna ng maraming mga tao sa sanlibutan sa katapusan ng panahon na iyong itinakda, Panginoong Diyos. At ibinikod mo po kami sa sanlibutan upang maging mga banal. Salamat po sa pag-iingat at pagpapatnubay sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, at sa salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapamuhay kami para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos, sa aming natitirang buhay. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon-tipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, nagpupuri sa iyong biyaya at nag-aaral ng salita at nakikibahagi sa banal na fellowship sa Panginoon. Naniniwala po kami na nasa gitna ka po namin, Panginoon, sa oras na ito. Kaya pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos, at pakiusap, punuin mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, at salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manguna ka po sa amin upang mabuhay kami ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa natitira naming buhay. Sa aming mga iglesia sa buong bansa at sa maraming mga iglesia sa buong mundo, pakiusap alalahanin mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na iniingatan ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo kahit na sa mahirap nilang sitwasyon. Pakiusap, ingatan mo po ang mga iglesia, lalo na po ang mga dumaranas ng pagdurusa, sa pamamagitan ng iyong sapat na biyaya, salita at kapangyarihan. Pakiusap, hawakan mo po sila upang walang sino man sa kanila ang matisod. Ingatan niyo rin po at palakasin ang mga may sakit at nanghihina. Bigyan mo po ng pagkakataon na mabuhay kami ng karapat-dapat na buhay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, bilang iyong mga anak sa aming natitirang buhay. Sa Panginoon na laging kasama namin at namamahala sa amin, tumutulong sa amin at pumupuno sa amin ng kinakailangang salita at biyaya ayon sa panahon, sa oras na ito, pakiusap, turuan at gabayan mo po kami kung ano ang dapat naming gawin at kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa amin sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na ngayong kumanta ang choir ng sama-sama. Pagkatapos ito ng matagal na panahon, sa tingin ko, mas maraming miyembro ng choir ang aawit ng papuri tuwing Linggo ng umaga. Kahit na ngayong araw ay kulang sa kalahati ng mga miyembro ng choir ang nagpunta. Mas nakakabalik na po tayo. Tama po? Pagdating ng tagsibol, ang berding dahon ay lumalabas. Nagkakaroon ng mga bulaklak at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay. Waring dumarating ang tagsibol sa ating mga puso at ang bagong buhay ay aktibong nagsisimula. Gaya po ng alam natin, sa loob ng 2 taon, maraming mga tao, sila'y nawala ng buhay, may mga tumanggap ng sakit, at nagkaroon ng maraming paghihigpit sa ating buhay at hindi natin nagawang magtipon ng malaya. Maraming mga paghihigpit sa pangangaral ng Ebanghelyo dahil sa COVID-19. Ngunit, simula po bukas, lahat ng mga bagay ay ibabalik na gaya ng dati. Maliban na lamang po sa pagsusuot natin ng face mask. Kaya natutuwa po ako at nagpapasalamat dahil naniniwala ako na dinig ng Diyos ang aking tapat na panalangin. Kaya ngayon po, ang buhay Kristiyano po natin dapat ay kailangan na mas maging aktibo. Kaya hinihiling ko po sa inyong lahat na magpunta po kayo sa church upang makinig ng salita at makibahagi sa fellowship. Maliban na lamang po sa mga hindi kaya,
at sa online lamang maaaring makinig ng salita. Minsan, natatakot ako sapagkat maaari may mga kapatid ang ganito. Mari, sabihin nila, mabuting makinig ng sermon sa bahay dahil may COVID-19. Bakit pa kami pupunta sa church? Maring ganyan ang kanilang iniisip. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, sabi tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Lahat ng mga banal sa mundo na una nang nagtungo sa Panginoon at ang mga banal na nabubuhay sa muling pagdating ng Panginoon, ang mga banal ay kukunin pa itaas at sama-samang titipunin at sasalubungin nila ang Panginoon na muling darating. Kaya sabi sa ating pagkakatipon sa Kanya, kaya dapat mas madalas tayong magtipon-tipon dito sa mundo bago tayo magtipon ng sama-sama sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Mahalagang magkaroon po tayo ng sama-samang pagtitipon. Kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga nagsasama-sama nagtitipon-tipon. Hindi po ba namamatay ang nagliningas na apoy kapag kalat-kalat ito? Ngunit ang namamatay na baga ay muling magliningas kapag pinagsama-sama po ito. Kaya tiyak po na kumikilos ang Diyos sa gitna natin kapag nagtitipon tayong sama-sama na may isang isipan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maaari nating sabihin na ayos lang, mayroon naman tayong isang isipan kahit wala tayong pagtitipon. Ngunit alam nyo rin na kung hindi tayo magkakaroon ng pagtitipon, ang mga puso natin ay magkakalayo, gaya ng mga taong hindi nagkita ng matagal na panahon at pagkatapos, unti-unti nilang nakakalimutan ang mga itsura at pangalan ng isa't isa. Hindi po maiiwasang magkaganito. Halimbawa kung ang isang pamilya ay hindi nagkikita ng maraming mga taon, ang kanilang mga puso ay napapalayo sa isa't isa at nawawalan sila ng pagmamahal at responsibilidad sa isa't isa. Hindi po natin dapat gawin ang ganito. Dapat magpatuloy tayo sa pagtitipon. Kaya sa Gawa chapter 2, ang mga Kristiyano noon sa unang iglesia, nagtipon-tipon sila ng sama-sama araw-araw. Ito'y pagkatapos maligtas ng 3,000 na katao sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo sa araw ng Pentecostes. Araw-araw po, sama-sama silang nagtipon-tipon at natuto mula sa mga alagad at ng fellowship. Sila nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay na nagpupuri sa Diyos at inilagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya bilang resulta ng kanilang pagsasama-sama, pagtitipon-tipon, sabi po, idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang nagdaragdag ay ang Panginoon na kasama natin. Kaya nga dapat na madalas tayong magsama-sama. Ang hindi nakikipagtipon, sila po yung makasarili, sakim at walang interes sa gawain ng Diyos. Hindi natin dapat gawin ang bagay na ito. Kumikilos ang Diyos kapag nagsasama-sama tayo at nagpe-fellowship at masipag na nag-i-evangelize. Hindi ko po kayang gawin, pero kaya po nating gawin. Mula nang naligtas tayo, bawat isa sa atin ay hindi na po nag-iisa, kundi naging kabilang na tayo sa kapulungan ng mga taong naligtas. Kapag nanood po kayo ng TV sa animal documentary, may libu-libong mga kawan, naglalakbay sila. May mga grupo rin po ng mga ibon na lumilipad. May grupo rin ng mga isda. Pinuprotektahan nila ang isa't isa kapag naglalakbay ang kanilang grupo. Kumukuha sila ng lakas mula sa isa't isa. At maaaring mapanganib kapag isa sa kanila ang mahiwalay sa grupo. Ganon ang pagkagawa ng Diyos. Kaya dapat po nating sundan ang batas na ginawa ng Diyos. Kapag tayo'y
magtitipon-tipon, mabubuhay tayo at ang iba ay makakakuha sila ng lakas at mangyayari na maraming mga kaluluwa ang maliligtas. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pagtitipon-tipon. Napakahalaga po nito. Ngayon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28, verse 1. Verse 1 hanggang verse 10. Mateo chapter 28, verse 1 to verse 10. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang verse 10. Pagkatapos ng Sabbath, sa pagbubukang diwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo." Silang ay dali-dali nga umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan. At tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, "Kapayapaan ay sumainyo." At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Kanina po, kumanta ang choir ng Kahangahangang Papuri tungkol sa muling pagkabuhay. Ngayong araw po, pag-uusapan natin ang muling pagkabuhay. Sa Biblia, walang talata tungkol sa kaarawan ng Panginoong Hesus at hindi natin alam kung kailan ang eksaktong petsa ng pagkasilang ng Panginoon. Ginawa ng mga tao ang December 25 na kapanganakan ng Panginoong Hesus. Siyempre, iyon po ay maling-mali. Pero maaari nating malaman ang eksaktong araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Namatay si Jesus sa araw ng Paskwa at pagkatapos ng tatlong araw, muli siyang nabuhay. Sa kalendaryo ng Israel, sa 14 na araw ng buwan ng Nisan, namatay ang Panginoong Jesus at muli siyang nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Base sa Levitico chapter 23, namatay ang Panginoong Jesus sa araw ng Paskwa. At sa 3 araw, muli siyang binuhay. Ito ang pista ng unang bunga. Nagpunta noon ang bayan ng Israel sa lupain ng Kanaan. Binungkal ang lupa at inani ang unang bunga. Ito ang pista ng unang bunga. Pagkatapos nilang anihin ang unang butil, winigayway nila ang unang bigkis. Ang kahulugan ng pista ng unang bunga ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nilang magbilang ng 7 Sabbath, sa Maktuwid ay 49 na araw at kasunod nito ang 50 araw, ang araw ng Pentecostes. Pagkatapos na muling binuhay ang Panginoong Jesus, umakyat siya sa langit, pagkaraan ng 40 araw, at pagkatapos ng 10 araw, ang Espiritu Santo ay dumating.
Kaya sa 50th araw, ang Espiritu Santo ay dumating sa mundo. Kaya nga, maaari nating bilangin ang araw. Pero ang kalendaryo ng Israel ay iba sa ating kalendaryo. Ang araw ng unang bunga, ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito ay tumutugma sa buwan ng Abril sa ating solar calendar, maring una o gitnang bahagi ng Abril. Kaya nga, maaari nating malaman yung pong araw ng eksakto. Tuwing tagsibol, nabubuhay ang lahat ng mga bagay. Tuwing taglamig, mukhang mga patay ang mga puno. Ngunit sa tagsibol, dilaw ng mga usbong ang sumisibol at nagiging berde ang mga damo, nagkakaroon ng mga bulaklak. Sa tagsibol kung kailan kumikilos ang lahat ng may buhay, muli ring binuhay ang Panginoong Hesus. Kaya nga, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay napakahalaga. Ano ang pinakamahalagang nilalaman ng buong Biblia? Sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Alam nating may buhay na walang hanggan tayo dito sa Biblia at nag-aaral tayo ng Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation, ang pinakamahalagang doktrina, ang pinakamahalagang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo, lalo na ang kanyang kapanganakan, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at ang kanyang muling pagdating. Ito ang mga mahalagang katotohanan sa Biblia. Sa kanilang lahat, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang pinakamahalaga. Alam niyo po, bagaman marami mga salita sa Biblia, kung walang katotohanan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, hindi tayo maliligtas. Kapag ganun, wala tayong pag-asa. Hahatulan tayo ng Diyos at mawawasak magpakailanman. Anong relasyon ang meron sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan na mawawasak? Sa Lumang Tipan, maraming mga propesiya ang detalyadong binanggit na darating ang Panginoong Hesus sa mundo upang mamatay, siya po ang magsisilbing handog pangkasalanan. Pagkatapos mamatay, muling mabubuhay. Lahat ng mga propesiya ay natupad ayon sa mga kasulatan. At sa talatang binasa natin kanina, namatay ang Panginoong Hesus at pagkatapos ng 3 araw, muli siyang binuhay. Sa Levitico 23, ang araw pagkatapos ng Sabbath ay ang araw ng unang bunga, ang unang araw ng Sanlinggo, nakahimlay sa libingan ng Panginoong Hesus sa loob ng 3 araw. Kasabi dito, pagkatapos ng Sabbath, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway. Sisikat ng maliwanag ang araw. Ang madilim na gabi ay lumipas na at sumisikat ang araw mula sa silangan sa umaga. Maiisip natin ang tagpong ito kung saan nawawala na yung kadiliman at pumapasok naman po yung liwanag. Muling binuhay ang Panginoong Hesus sa pagbubukang liwayway. Muling binuhay ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tumalo sa kapangyarihan ng kadiliman at kamatayan, sa kapangyarihan ni Satanas sa tanikala ng mga kasalanan. Muli siyang binuhay mula sa kamatayan at ibinigay po niya sa atin ang liwanag ng buhay. Ngayon, pagkatapos ng 3 araw mula sa kamatayan ng Panginoong Hesus, sabi dito, pagkatapos ng Sabbath sa pagbubukang liwayway, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Tinignan nila ang libingan. Isa itong yungib kung saan inilibing ang Panginoong Hesus pagkatapos po niyang mamatay doon sa krus. Inihanda nila yung mga pabango upang pahiran ang katawan ng Panginoong Hesus at ang mga babaeng ito ay nagtungo sa libingan sa pagsikat ng araw. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Sabi po, nagkaroon ng malakas na lindol. At sa tingin ko, ang lindol ay nangyari lang doon sa paligid ng libingan. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol. At naigulong na ang malaking bato sa pintuan ng libingan.
Kahit na tinatakan ito ng gobernador at binantayan ng mga kawal sa loob ng 3 araw, ang malaking bato ay naigulong. Sa verse 2, biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at sila'y naging tulad sa mga patay. Sabi po sa verse 4, at sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Nataranta sila at nawala ang kanilang ulirat. Nangyari iyon bago dumating yung mga babae. Pagkatapos itong mangyari, ang mga babae ay nagpunta sa libingan. Sa Mark 16 verse 3, kanilang sinabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Pero nagpunta pa rin sila doon. Tumakas yung mga alagad noon, ngunit ang mga babae ay nagpunta doon kahit alam nila na may malaking batong nakaharang doon. Sabi nila, pumunta pa rin tayo. Sa tingin ko po, minsan mas matapang ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Pagdating nila, bukas na ang pintuan ng libingan. Dalawang anghel ang nagpakita sa kanila at sinabi, sino ang hinahanap ninyo? Ang Panginoong Hesus. Sinabi ng mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay. Sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Natakot ang mga bantay at tumakas ang lahat. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot. Noon pong isinilang ang Panginoong Hesus, nagpakita ang anghel sa mga pastol sa Bethlehem. Sabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nagpakita ang isang anghel sa mga pastol at sabi rin nila, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Gaya ng mga salitang ito, ang mga babae ay nagpunta sa libingan nang muling binuhay ang Panginoong Hesus. At pareho ang sinabi, huwag kayong matakot. Ang malaking kagalakan ay ang katotohanang muling binuhay ang Panginoong Hesus at ito ang balitang dapat ikalat sa buong mundo. Ang muling pagkabuhay ay isa pong kamangha-manghang pangyayari kung saan tinalo ang kapangyarihan ng kamatayan at ang pag-asa ng bagong buhay at muling pagkabuhay, ito po'y naibigay sa atin. Kaya ang mga babaeng ito ang unang nakarinig ng balita. Sabi, halikayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya. Ang telang lino na ibinalot sa katawan ng Panginoong Hesus ay maayos na nakatiklop at walang tao doon. Sinabi ng mga anghel, nakita, nakatupi na po yung tela at sabi ng anghel, wala siya rito sapagkat siya binuhay tulad ng sinabi niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Ang mga babae ay tumatakbong may malaking kagalakan upang dalhin ang balitang ito sa mga alagad. Ngunit si Jesus ay biglang nagpakita. Nagpakita si Jesus sa mga babae na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Kaya ang mga babae ang unang taong nakakita sa muling binuhay ng Panginoong Jesus. Kahit na babae ang unang nagkasala, ngunit babae rin po ang unang nakatanggap ng biyaya at ang mga sisters ang unang nagbahagi ng magandang balita na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Kaya sisters, manatili po kayong matatag. Kadalasan, kapag tinitignan natin ang bilang ng mga taong naliligtas,
Talaga pong mas maraming sisters ang naliligtas. Sila ang unang naligtas at pagkatapos brothers naman po yung sumusunod na naliligtas. Ang babae rin, ang unang kumain ng bunga, ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, at dinala niya ito kay Adan. Ngunit siya muna ang kumain ng bunga ng puno ng buhay at sinabi, kainin mo rin ito. Dahil unang tinanggap ng kaligtasan, unang tinanggap yung pong kaligtasan ng mga sisters at maraming ginagawa ang mga sisters para sa evangelism. Kapag tinitignan po natin ang ating church, yung kasaysayan, makikita natin na nagsimula kadalasan ng mga church dahil sa mga totoong sisters. Ngayon tingnan po natin sa Gawa chapter 1. Mga Gawa chapter 1. Verse 3. Gawa chapter 1 verse 3. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi po, pagkatapos na siya'y magdusa. Tinutukoy nito ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Siya rin ay buhay na nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Ang muling binuhay ng Panginoong Hesus ay hindi nawala na gaya ng isang usok, kundi ipinakita sa kanila na siya'y muling binuhay. At nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw sa pamamagitan ng maraming katunayan at tiyak na katibayan. At sinabi niya, verse 3, at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong sila na hindi kilala ang Diyos at hindi naniniwala sa Biblia, siyempre po, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sinasabi nila, paano mabubuhay ang patay? Maagnas na ito sa loob ng 3 araw. Paanong siya'y nabuhay? Ganyan ang sabi nila. Pero alam niyo po, gawain ito ng Diyos. Ano po ito? Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay gawain ng Diyos. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa 3 araw ay nagawa na gaya ng ipinropesiya sa Biblia. Tignan niyo ang mga puno sa parang na parang patay sa panahon ng taglamig. Parang ganap na patay na ito. Pero pagsapit ng tagsibol, tignan niyo ang asul na usbong at mga namumukadkad na mga bulakla. Ano ang muling pagkabuhay? Kaya niyo ba itong ipaliwanag? Yan ang kapangyarihan ng paglikha ng Diyos. Kung titignan niyo rin, yung mga nakakapandiring uod, kumakain ng mga dahon ng puno at pagkatapos nagiging paru-paro. Ang uod ay pumapasok sa kanyang kukun at natutulog sa buong taglimig na animoy patay na. Sa Biblia, ang mga namatay kay Kristo ay tinatawag na mga natutulog. Bakit? Dahil darating ang panahon kung sila na sila po ay gigising. Kapag yung pong mga nakakapandiring uod, sa una, nakakapandiri, pero darating yung araw, sila po ay magiging paru-paro na lumilipad. Sa tagsibol, warang sila ay natutulog. Naroon sila sa kanilang kukun, subalit magiging paru-paro at lilipad papalayo. Kapag ang paru-paro ay lilipad sa karagatan, hindi niya na ito magagawa ng mag-isa. Anyway, may isang uri po ng paru-paro sa Mexico na pagkagising ay lilipad hanggang sa Canada. Alam niyo po ba ito? Kapag nanood po kayo ng TV tungkol sa dokumentary ng mga hayo, tinatawid ng mga paru-paro ang dagat. Kahanga-hanga po ito. Kaya nilang lumipad ng daan-daang kilometro. Yung iba ilang libong kilometro. Kung hindi niyo maintindihan, manood po kayo ng animal documentary. Parang tinuturuan po tayo ng Diyos ng ilang mga bagay, gaya po ng paggamit ng mga bagay sa paligid. Ang mga banal na natutulog sa kanilang mga libingan ay muling bubuhayin sa kanilang maluwalhating katawan. Tayo lilipad sa papawirin, gaya ng nakakandiring insekto na lumilipad gaya ng paru-paro.
Kahit na ipakita sa atin iyon ng Diyos, hindi natin ito alam. Ipaliwanag nyo kung paano nakapasok sa kukunang ng uon, naging paru-paro sa tagsibol na lumilipad papalayo. Paano nyo po ipapaliwanag iyon? Ito po kasi ay gawain ng Diyos. Ngunit bakit hindi maaaring mabuhay ang patay? Maging si Pablo po, binanggit ang bagay na ito kay Haring Agripa at sa mga Hudyo. Sa Gawa 26, bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Hindi nyo alam na kaya ito ng Diyos? Kayong mga hangal! Hindi naman po niya sinabing mga hangal, pero sa katunayan, hindi ba't sumigaw po siya? Kaya ang muling pagkabuhay ay katuparan ng mga salita na naitala sa Biblia. Pero hindi ito biglang muling pagkabuhay. Hindi rin ito aksidenteng muling pagkabuhay. Hindi ito gawa-gawa. Lahat ay pawang katotohanan. Kaya ang muling pagkabuhay ay totoo. Tignan natin sa 1 Corinto chapter 15. Maaari niyong tignan ang mga talata sa Biblia, pero kung hindi niyo po makikita agad, ang mga talata ay makikita sa screen. 1 Corinto chapter 15, simula verse 3. Verse 3 hanggang verse 8. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Nang magsalita si Apostol Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap. Ano ang nilalaman ng ebanghelyong iyon? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa Biblia, ayon sa tinutukoy sa lumang tipan, sa mga kasulatan. Kaya gaya ng sabi sa lumang tipan, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayon sa Biblia, namatay siya at nabuhay siyang muli sa ikatlong araw ayon sa Biblia, ayon sa mga kasulatan. At muling nabuhay ng ikatlong araw, sabi po, ayon sa mga kasulatan, at siya'y nagpakita kay Cephas. Kaya nagpakita siya kay Pedro, at pagkatapos ay sa 12, nagpakamatay na noon si Judas Iscariote, at ang kasama nila noon ay si Matias, na nakasama sa 12 kapalit si Judas Iscariote, sapagkat si Matias ang siyang nakasama ng mga alagad. Isa pa po, sabi, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Ibig sabihin, ang Jesus na muling nabuhay ay pumunta sa Galilea, sapagkat naunyang sinabi noon sa mga alagad na magpapakita siya sa Galilea. Marahil marami sa mga nakarinig kay Jesus ay nagtungo talaga sa Galilea. Nang ipanganak si Jesus, matapos na mabasa ng mga iskriba ang Biblia na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem, walang sino man nang nagtungo sa Bethlehem maliban sa mga pantas mula sa silangan. Marahil maraming tao ang nagtungo roon nang marinig nilang patungo sa Galilea ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Kaya nga, pumunta sila doon. Dito sinabi, nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Minsanan po, ibig sabihin ay sa magkasabay na oras. Nagpakita siyang minsanan sa mahigit sa 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Mahabang panahon ang nakalipas nang isulat ang Bibliyang ito. Karamihan sa mga nakakita sa muling pagkabuhay ni Jesus ay buhay pa ng mga panahong iyon. At ang iba'y patay na. Ang iba'y humarap sa Panginoon. Matapos nito, nakita siya ni Santiago. Hindi kabilang si Santiago sa 12 alagad. Siya ang nakababatang kapatid sa laman ni Jesus.
nang nabubuhay pa si Jesus, hindi sumalampalataya sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sa John chapter 7, sabi doon, sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa kanya. Ngunit kalaunan, matapos namatay at muling nabuhay si Jesus. Sa Gawa chapter 1, 120 na mga katao ang nagtipon sa Jerusalem at nananalangin. Nang panahong iyon, naroon din ang mga kapatid ni Jesus at si Santiago. At itong si Santiago, na kapatid ng Panginoong Jesus, ay may mahalagang tungkulin sa Jerusalem. At isinulat niya ang aklat ng Santiago. Sabi, pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak nang wala sa panahon ay nagpakita rin siya sa akin. Kaya ganito ibinaba ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Sabi niya, tulad sa ipinanganak nang wala sa panahon, sabi rin niya na siya ang pangunahin sa mga makasalanan. Nagpakita siya sa akin, isang makasalanan na mapupunta sana sa kalaliman ng impyerno. Ganito ang katiyakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. At paglipas ng 40 araw, doon sa bundok ng Ulibo, umakyat siya sa langit sa harapan ng maraming tao. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay isang tiyak po na katotohanan. Kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, sino kaya ang maniniwala? Ilang ulit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya'y mamamatay at muling mabubuhay. Ngunit hindi siya pinaniwalaan noon ng mga alagad. Bakit hindi sila naniwala? Umaasa kasi sila na kapag umakyat si Jesus sa Jerusalem at sa huli ay magiging hari siya, mananatili na lamang sila sa isang lugar. Ngunit iniisip nila, minsan ay kakaiba ang mga bagay na sinasabi ni Jesus. Kaya't nang dinakip si Jesus, lahat sila tumakas. Nabigo ang lahat at natakot silang baka hulihin rin sila. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, sa palagay ba ninyo aabot sa kamatayan ang mga duwag na alagad upang magpakalat ng kasinungalingang buhay si Jesus at ang namatay na si Jesus ay muling nabuhay? Gaya ng sinasabi ng mga Hudyo, ninakaw raw ng mga alagad ang katawan ni Jesus. Kanila raw itinago at nagpakalat ng kasinungalingan na si Jesus ay muling nabuhay. May katuturan po ba ito? Wala po. Sinira ang libingan ng malaking bato. Sinara. Ito'y sinara yung malaking bato at mahigpit, may tatak ng gobernador. At walang makakagalaw dito. At talong araw na nakabantay yung mga sundalong Romano. Paano nila mananakaw yun? Ano ang gagawin nila kapag ninakaw nila ang bangkay? Namatay sila upang magpakalat ng kasinungalingan? Hindi po yun maaari. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesus, walang mananampalataya. Marahil sasabihin ng mga dalubhasa sa kasaysayan, isang lalaking nagngangalang Jesus ang nagpakita at gumawa ng mga himala na bumuhay ng mga patay at bumukas ng mga mata ng mga bulag, ngunit pinaratangan siya at namatay sa krus. Maring ito ang maitala sa mga aklat sa kasaysayan na may isa o dalawang linya lamang at wala nang higit pa, tapos na. Karamihan sa mga Israelita at mga Hudyo na tinatawag ngayong bayang pinili ng Diyos ay nananampalataya sa Diyos at naniniwala sa lumang tipan, subalit hindi po sila naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Tinatawag nila na ang mga sumasampalataya kay Jesus ay mga irihiya. Mali ang paniniwala. Kinapupuutan nila, inuusig nila. Pinapatay silang nananampalataya kay Jesus. Sinasabi nila na naniniwala sila sa kasinungalingan na ang hindi muling nabuhay na si Jesus ay muling nabuhay daw sa kanilang mga nananampalataya kay Jesus. At sila hanggang ngayon naghihintay pa rin sa Mesiyas na darating bilang hari. Wala itong katotohanan. Yan ang Judaismo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay naipropesiya sa lumang tipan. Tingnan natin, Awit number 16. Awit number 16, verse 10 hanggang 11. Awit number 16, verse 10 to 11. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banalang hukay. Iyong ipinakita sa akin ng landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay
ay mga kasayahan magpakailanman. 1,000 taon bago dumating ang Panginoong Hesus, nagsalita ng mga propeseya si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesus. Sabi niya, "Nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay." Tinutukoy niya ang Panginoong Hesus bilang banal. Hindi hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Noon po may dalawang magnanakaw na nakapakong kasama ni Hesus. Binali ng mga sundalong Romano ang kanilang mga binti. Kung hindi sila kaagad mamamatay, babaliin nila ang kanilang mga binti at papatayin sila. Ngunit nang mapunta na sila kay Hesus, patay na siya. At hindi na nila binali ang kanyang binti. Kaya sa awit 34 verse 20, sabi, lahat nitong mga buto ay iniingatan niya sa mga iyon na hindi nababali ni isa. At ang propesiyang ito ay natupad din. Hindi hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa kanyang muling pagkabuhay. Sa makatwid sa Gawa chapter 3, nagpatutuo ang mga alagad sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus gaya ng propesiya ni David. Namatay si David, inilibing, at nasa loob siya ng libingan. Ngunit si Hesus ay walang libingan. Sapagkat hindi niya nakita ang hukay, ibig sabihin buhay siya. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sabi. Kaya ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay naging ating walang hanggang buhay. Sabi sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Sa iyong harapan ay puspos ng kagalakan. At sa iyong kanang kamay ay kasayahan magpakailanman. Ano ang kasayahan para sa mga patay at walang pag-asa? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay naging ating buhay, ating walang hanggang pag-asa, at ang ating walang hanggang kasayahan. Naiprofesiya ito ni David 1,000 taon bago dumating si Jesus. Kaya't muling nabuhay ang Panginoong Jesus eksakto sa nakatala sa Biblia. At sinabi mismo ng Panginoong Hesus ng ilang ulit na muli siyang mabubuhay mula sa patay. Muli siyang mabubuhay. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi noon sa mga alagad. Tingnan natin, Mateo chapter 16, verse 21. Mateo chapter 16, verse 21. Verse 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Hesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Parehong bagay ang nakasulat sa Matthew 17 verse 22. Nakasulat din po ito sa Matthew chapter 20 verse 17. Pareho po yung mga nakasulat. Detalyadong sinasabi ng Biblia na mamamatay si Jesus at ililibing, ngunit mabubuhay muli sa ikatlong araw. Kaya gaya ng sinabi niya na ipropesiya na ito sa lumang tipan at gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, kailangang mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Jesus. Ito po ay isang tiyak na katotohanan. At silang mga nakakita sa muling nabuhay na Jesus, ang mga alagad, ang katotohanan na matapang na ipinangaral ng mga alagad ang Ebanghelyo at nabuhay at namatay para sa Panginoon sa buong buhay nila, yan mismo ang nagpapakita kung gaano katiyak na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito po ang ganap na nagbago sa pag-iisip at buhay ng mga alagad. Kaysa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay, kung titignan ng mga alagad, bigla po, dahil sa muling pagkabuhay, nabago ang kanilang pag-iisip, nabago ang kanilang buhay, nabago po sila. Ganyan ang nagpapatunay na totoo ang muling pagkabuhay dahil lang mismo ng mga alagad, nabago po ang kanilang puso, isip at buhay. Tingnan natin sa John chapter 20. Dapat po nating masipag na saliksikin ang Biblia. Sa palagay ko po, mas mabuting tignan nyo sa inyong mga Biblia. Buksan nyo sa John chapter 20, verse 19.
John chapter 20, verse 19 at 20. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sa kanila'y sinasabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita sa kanyang mga alagad na nagsara ng mga pinto at nagtago dahil sa takot sa mga Hudyo. Nagpakita siya sa loob ng bahay nang hindi na kailangang buksan pa yung pintuan. Kasi si Jesus na muling nabuhay ay isang espiritual na katawan na saklaw ng panahon at lugar. Kaya hindi na kailangang buksan pa yung pinto upang pumasok siya. Basta lang siyang nagpakita. Nung una, inakala ng mga alagad na siya'y multo. Kaya sinabi ni Jesus, "Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Naubos na ang lahat ng dugo at ang laman at buto ay kapareho ng katawan ni Jesus na namatay." Nung unang nagpakita si Jesus, si Tomas na alagad ni Jesus ay wala roon. Kaya sinabi ng mga alagad kay Tomas, "Ang Panginoong Jesus ay nabuhay ngang muli." Ang dahilan ay sapagkat ang mga alagad ay may mga pagdududa sa sinabi ni Maria Magdalena at ang mga taong nakatagpo kay Jesus na nabuhay na muli. Mari sabi na totoo kaya? Ano? Nagduda sila at natakot, ngunit nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya ngayon sinabi nila kay Tomas, maring sinabi ni Tomas sa kanila, "Baka naman nagkamali kayo sa nakita ninyo." "Hindi, sigurado ako. Nahawakan ba ninyo?" "Hindi ko nahawakan, pero sigurado ako." "Ah, dapat hinawakan mo." "Hindi ako maniniwala," sabi niya, "malibang mahawakan ko siya. Ipapatong ko ang aking kamay sa marka ng mga pako sa kanyang daliri at yung kanyang marka ng sibat sa tagiliran. Tsaka lang ako maniniwala." Itong si Tomas ay mapanghinalang tao. Pagkalipas ng 6 na araw, nagpakita muli ang Panginoong Jesus at sinabi niya kay Tomas, "Tomas, halika, hawakan mo ito." Kaya sinabi ni Tomas, "Maari, papatawad po Panginoon, sige nga. Ilalagay ko po ang daliri ko sa iyong sugat." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Hindi rin natin nakita, ngunit gaya ng sinabi sa 1 Pedro 1.8, hindi nyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalatian. Hindi ba kayo naniniwala na namatay si Jesus sa krus? Na nabuhay muli at umakyat pagkaraan ng 3 araw sa kanan ng Diyos. Nabuhay siyang muli on the third day," sabi po. Kahit pa hindi natin siya nakita, may kapangyarihan ng salita at ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magpapaniwala sa inyo. Sabi niya, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Gayunman, ang Panginoon ay tunay na nabuhay muli. Sa John 21 verse 15, ang lugar kung saan nagpakita si Jesus na nabuhay muli sa 3rd araw o sa 3rd pagkakataon sa kanyang mga alagad ay sa dagat po ng Galilea. Sa pagkakataong ito, alam na ng mga alagad na nabuhay muli si Jesus, ngunit wala silang pakialam kaya nangisda sila. Sinabi ni Pedro, "Mangingisda ako ngayon." Sinabi pa ng isa, "Ako rin." Kaya inihanda nila ang lambat na itinapon nila 3 and a half years ago. Pagkatapos, nangisda ulit sila, ngunit wala silang nahuling isda sa buong magdamag. Kinaumagahan, nagpakita ang Panginoong Jesus at sinabi, "Meron ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala, wala." Sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka." Kaya gaya ng sinabi ni Jesus, hinulog nila ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at 153 na malalaking isda ang nahuli nila. Eksakto ang bilang nito.
kaya ang bangka ay napuno ng isda. 3 taon at kalahati na ang nakaraan, nung tinawag ng Panginoong Hesus si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan sa dagat ng Galilea, sinabi, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At gaya ng ipinangako niya noong una, ipinakita na niya na magiging tunay na na magiging mamamalakaya sila ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kaya nga, ang ebanghelyo ng Panginoon ay maihahatid at ang kasaysayan ng pagliligtas ng maraming kaluluwa ay makakamit. Ang Panginoon ay maraming beses na nagpakita sa kanyang mga alagad. Maraming beses. At dahil dito, nawala ang lahat nilang pagdududa, pagkabalisa at takot. Ano ang kinatatakutan niyo ngayon? Natatakot ba silang mamatay? Matapang na po nilang ipinangaral yung mga alagad ng ebanghelyo. Sinasabi sa Gawa chapter 2 sa verse 36 na nangaral sila sa mga Hudyo na nagpako kay Jesus. Sabi nila, kaya't dapat ninyong malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Siguro, sinabi nila, si Jesus ba na pinatay natin? Siya rin yung Kristo? Ibig mong sabihin pinatay natin ng Kristo. Kaya anong gagawin natin? Sumagot ang mga alagad, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 3,000 mga Hudyo ang naligtas sa isang araw. Kaya matapang nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. Sa Gawa 4 verse 19, pinaratangan ng mga Hudyo ang mga alagad. Huwag niyong sasabihin na ganoon. Huwag niyong sasabihin ang umangangaral sa pangalan ni Jesus. Tinakot sila. Ano ang sagot ng mga alagad? Sa Gawa 4, verse 19 to 20, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sabagat hindi, maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Nakita namin si Jesus na namatay sa krus, nabuhay siyang muli at umakyat pa itaas. Hindi maring hindi namin sabihin ng aming nakita at narinig. Ano ang ipantatakip nila sa bibig na iyon? Matapang nilang ipinangaral ang ebanghelyo, yung mga alagad. Ang unang sinabi ng mga alagad sa iglesia ay si Jesus ay nabuhay na muli. Ang katotohanan ng si Jesus ay nabuhay na muli ay ang pinakamahalagang bagay sa ating pangangaral. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapakita ng katibayan ng katubusan na isa na katuparan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay iisa. Walang muling pagkabuhay kung wala ang kamatayan ni Jesus at kung walang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan, walang ibang paraan upang malaman kung bakit namatay si Jesus. May nagsasabing walang paraan daw para malaman kung siya ba talaga ay namatay para sa ating mga kasalanan o namatay siya nang hindi makatarungan. Ngunit si Jesus ay muling nabuhay. Maraming tao hindi nila ito naunawaan kung bakit namatay siya at muling nabuhay. Ngunit si Jesus talagang muling nabuhay. Kung titignan niyo po sa Roma chapter 1 verse 4, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan, sabi po, ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay, yan po ang nagpapatunay na si Jesus ay ang anak ng Diyos at si Kristo ang tagapagligtas at napatawad na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Ngayon tingnan natin sa Gawa chapter 17. Gawa chapter 17. Verse 31. Mga Gawa chapter 17. Verse 31. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang taong kanyang itinakda ay si Jesus. Itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan
ang sanlibutan ayon sa katwiran. Gayun din naman, ang Diyos na binabanggit dito ay nagtakda ng araw kung kailan hahatulan ng mundong ito. Isinakotoparan niya muna ang gawa ng kaligtasan. Kaya sabi, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Hindi niya ipinilit na basta na lang maniwala, kundi ibinigay niya ang napakatibay na ebidensya at ebidensya ng kaligtasan. Siya ay si Jesus na namatay at muling nabuhay para po sa lahat upang tayo ay maligtas. Ito ang pananampalataya na makakaligtas sa iyo. Nagbigay siya ng matibay na ebidensya. Ngayon, kung mananampalataya ka, magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka sasampalataya, hahatulan ka at mawawasak ka magpakailanman. Kaya depende kung sasampalataya ka o hindi sa kamatayan at muling pagkabuhay, nasa iyo po ang pagpapasya. Sa Hebrews chapter 1, verse 3, sabi, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Nung sinabi ni Jesus sa krus na tupad na, isinakatuparan niya ang kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan. Nabuhay siya mula sa mga patay, umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Diyos sa kaitaasan bilang ating saksi. At sa Hebreo 9:12, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Pumasok po siya sa santuwaryo ng Diyos at nananalangin para sa atin bilang saksi sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At sa Hebrews 10 verse 12, ngunit nang makapagandog si Kristo ng isang alay, isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya nilinis ang ating mga kasalanan. Tinupad ang walang hanggang katubusan, inialay ang handog magpakailanman. At ang Panginoon na nagpatawad ng ating mga kasalanan, siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Namamagitan siya para sa atin ngayon. Namatay si Jesus sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang Jesus na nabuhay muli, siya ang nagbigay sa atin ng patunay para sumampalataya tayo sa Kanya. Si Jesus na umakyat sa itaas. At ang buhay na Panginoon, siya rin po ang tagapamagitan natin. Hindi ba kayo sigurado? Kailangan sigurado po. Tingnan natin sa Hebreo chapter 7. Hebrews chapter 7, verse 25. Hebrews chapter 7, verse 25. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sabi, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Bakit po? Para manalangin para sa atin. Si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, nananatili siyang buhay sa harap ng Diyos. May lakas ng loob tayong lumalapit sa Diyos, nagtitiwala kay Jesus na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Si Jesus na muling nabuhay, siya ngayon ay namamagitan para sa atin. Sabi dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos. Sa Job 19:25, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya ay tatayo sa lupa. 1,500 taon bago dumating si Jesus, sinabi na ni Job, ang aking manunubos ay nabubuhay. Ipinaalam na ito sa kanya ng Diyos noon paman. At sabi niya, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Si Jesus na muling nabuhay ay ang tanging anak ng Diyos. Ang katotohanang tinanggap siya ng Diyos bilang handog pangkasalanan para sa kasalanan ng buong sanlibutan ay patunay na tinanggap niya ang ganoong alay. Namatay si Jesus, nabuhay muli at umakyat sa langit para po sa ating kapakanan. Kaya sa 1 John chapter 4, sa verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Dumating si Jesus sa sanlibutan at namatay sa krus upang tayo ay mabuhay.
Ang kamatayan ni Jesus ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagpaniwala sa atin at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sumasampalataya tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ano ang ating sinasampalatayanan? Na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at inilibing. Ang paglilibing ay nangangahulugan na ang lahat ng kapangyarihan ng kasalanan ay natapos na. Namatay din tayong kasama ng Panginoon, inilibing at nabuhay muli sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po ay nabuo sa atin. Kaya kung sumasampalataya tayo sa katotohanan ng iyan, ang kaligtasan ay nabuo po sa atin. Kaya kapag sumasampalataya tayo sa katotohanan ito, nabubuo ang kaligtasan sa ating puso, nagiging tiyak. Tignan po natin sa Roma, chapter 10, verse 9. Roma? Roma, chapter 10, verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ano pong ibig sabihin na ipapahayag sa pamamagitan ng bibig na si Jesus na Panginoon? Ipinapahayag natin na siya ang Panginoon ng ating kaligtasan. Sumasampalataya tayo sa Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi, kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sasampalatay ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Anong ibig sabihin ng sumasampalataya kay Jesus? Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Oo. Ligtas ka na ba? Sagot nila, hindi ko pa tinatanggap. Bakit hindi mo pa ito natatanggap? Sumasampalataya ka kay Jesus, ngunit hindi ka pa ligtas. Maraming mga tao, naniniwala sila kay Jesus, ngunit hindi pa sila ligtas. Oo nga pala, ngayong araw, ang bawat church, ipinagdiriwang nila ang muling pagkabuhay, tama? Sapagkat ito, ang ikot ng pasyon mula Biyernes, sabi nila, may mga taong sama-samang nag-aayuno maging sa Jerusalem. Umakyat sila sa Golgotha habang pasan ng krus. Ngunit maraming tao, kahit ganun ang ginagawa, hindi pa rin ligtas. Bakit? Hindi nila alam kung ano ang magagawa sa kanila ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ito isang simpleng paniniwala lamang na si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Sapagkat namatay ang Panginoon sa krus, ang ating mga kasalanan ay wala na. Ang kahatulan at mga kasalanan ay tapos na. At sapagkat ang Panginoon ay nilibing, ang mga makasalanan ay inilibing kasama ng Panginoon. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng bagong buhay sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. Ang Panginoon na namatay ay pinatawad ang ating mga kasalanan at si Jesus na muling nabuhay ay naging ating katwiran. Yan ang sinasampalatayanan natin. Ang kaligtasan ay dumarating kapag nanampalataya ka na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay may kaugnayan sa iyo. Tignan po natin uli sa Roma chapter 4. Chapter 4 verse 25. Roma chapter 4 verse 25. Basahin po natin. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Sabi po na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Tiyak na si Jesus, ibinigay po talaga sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Ibig sabihin, binayaran niya ng kanyang kamatayan ng parusa para sa aking mga kasalanan sa halip na ako. At muling nabuhay upang tayo'y ariing ganap. Upang ako'y ariing ganap. Kaya ang kamatayan ni Jesus ang nagbayad sa parusa ng aking mga kasalanan at si Jesus na muling nabuhay, ngayon siya ang aking katwiran. Ang mga kasalanan mo ay hindi napatawad dahil marami kang luha at wala kang magagawa para mapatawad ang kasalanan mo.
sapagkat ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Panginoon ang nagbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Si Jesus na muling nabuhay, siya ngayon ang aking katwiran. Hindi tayo inaring ganap dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil si Jesus, siya ang ating katwiran. Sapagkat namatay ang Panginoon, ang aking mga kasalanan ay pinatawad na. At si Jesus ay muling nabuhay. Ito ngayon ang aking katwiran. Kesa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Kapatawaran ng mga kasalanan at inaring ganap. Sabay po yan, parehong nangyari ng sabay. Ang pananampalataya sa katotohanan ng napatawad na ang iyong mga kasalanan ay isa na ngayong katwiran. Si Jesus ang naging walang hanggang katubusan para sa akin at si Jesus na nabuhay muli ay naging aking katwiran. Kaya ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay nabayaran na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at si Jesus na nabuhay muli ay ang aking katwiran. Sa 1 Korinto chapter 15 verse 17, sabi po, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, hindi po natin malalaman at masasampalatayanan kung bakit namatay si Jesus. At lahat ng ipinangaral natin ay magiging kasinungalingan. At ang kamatayan ng mga namatay kay Kristo ay walang kabuluhan. Kung hindi nabuhay si Jesus, mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Ngunit sa muling pagkabuhay ng Panginoon, sumasampalataya tayong ang ating mga kasalanan ay napatawad na at sabay inaring ganap na tayo. Kaya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Sa Isaiah 25 verse 8, naisulat po ito 700 years bago dumating ang Panginoong Jesus. Sabi, lunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Lulunukin na niya ang kamatayan. Ito ay magpakailanman, sabi po. Kaya kanyang lulunukin ang kapangyarihan ng kamatayan magpakailanman sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ang kanyang muling pagkabuhay ang sumira sa kapangyarihan ng kamatayan. Sabi po sa Genesis chapter 5 na si Adan ay nabuhay ng 930 years at namatay at ang mga taong kasunod niya ay nagkaroon din ng kamatayan. Paulit-ulit po na sinabi sila ay namatay. Ngunit si Enoch ay hindi namatay, ngunit buhay na umakyat sa langit. Nakakagulat po ito. Ang lahat po ay namatay, ngunit si Jesus ay muling nabuhay. Ang kasalanan ay nagsimula sa unang taong si Adan at nagdala sa mga tao sa kamatayan, subalit ang ikalawa at huling Adan, siya po ang Panginoong Jesus, namatay siya doon sa krus. Ito pa ay upang wakasan ang kasalanan at upang bigyan tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi ni Isaiah sa 25 verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagwakas na. Sa Titus, 2 Timothy chapter 1 verse 10, sabi na si Kristo Jesus na siyang nag-aalis ng kamatayan. Siya ang nag-alis ng kamatayan. Pagkatapos sabi, at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan ay nagwakas na doon sa krus. Ang buhay at muling pagkabuhay ay nadala na sa liwanag. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng panibagong buhay na hindi na mamamatay o mawawasak magpakailanman. At si Jesus na dinala pa itaas ay buhay at siya ngayon ang ating tagapamagitan. Si Jesus ay hindi nakatadhana ng manatili sa libingan magpakailanman. Ang kamatayan ay hindi maaaring magkaroon ng paghahari sa kanya. Siya ay namatay ng isang beses, inilibing, pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Yan ang kanyang pinagdaanan.
Ngunit sa Romans 6 verse 9, ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Hindi siya maaaring mabihag ng kamatayan. Kaya si Jesus ay dinalang paitaas at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos at nananalangin para sa atin. Roma 8:34. Si Kristo, Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa ating mga kasalanan, ngunit nananalangin rin naman siya para sa atin bilang tagapamagitan na nasa kanan ng Diyos. Nananalangin siya ng ganito, Diyos, aking Ama, pagmasdan po ninyo ang dugong ito, namatay ako para sa kanila. Pinapangalanan po niya tayo bawat isa, namatay ako para sa kanila, pagmasdan mo ang dugong ito. At pagkatapos ay sasabihin ng Diyos, oo, ang kanilang mga kasalanan ay nabatawad dahil sa iyo, aking anak, namatay ka. Idinanak mo ang iyong mahalagang dugo, ang Diyos ay kontento na po rito. Kaya makakalapit tayo ng may pagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 1 at 2. Chapter 2 verse 1 and 2. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang mga taong ligtas ay hindi na dapat magkasala pa. Hindi po ibig sabihin na ayos lang po na magkasala. Kahit na tayo po ay ligtas na, makakagawa pa rin tayo ng magagaan na kasalanan dahil sa katangian ng ating lumang pagkatao. Ngunit kapag tayo ay nagkasala, meron tayong tagapagtanggol sa Ama na nananalangin para sa atin. Panginoon, ang taong iyon na hindi pa perpekto, ngunit hinugasan ko na rin ang kanyang mga kasalanan. Pinatawad ko na ang kanyang mga kasalanan sapagkat siya ay mahina. Kaya nga, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Jesucristo na siyang matuwid at sabi siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at nakipagkasundo sa atin. Sa kanyang mga kaaway tayo ng Diyos. Subalit pinatawad niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ngunit hindi pa nila ito alam. Kaysa Job 16:19, sabi, kahit na ngayon, ang aking saksi ay nasa kalangitan at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Halimbawa po ng taong ito ay mayroong malaking pagkakautang at mayroon pong nagbayad ng mga ito para sa kanya. At mayroon na rin pong resibo para sa kabayaran. Dahil ang saksi na nagbayad ng kanyang pagkakautang ay buhay pa, ang may utang ay hindi na maaaring humingi ng dagdag kabayaran para sa kanyang utang. Kaya at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Siya ay nasa kanan ng Diyos. Kaya paano masasabi ni Job ang mga ganitong pananalita kung hindi ito mula sa Diyos? Ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanya. Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Binuhay niya tayo na mga patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. At sa Efeso chapter 2 verse 5, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Noong namatay ang Panginoon, ako rin ay namatay. Ikalawang Korinto 5:14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang kamatayan ng Panginoon ay aking kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay aking muling pagkabuhay. Nung tayo ay sumampalataya sa katotohanan ito, ako at ang Panginoon ay naging isa. Tayo ay namatay sa Panginoon, inilibing kasama siya, at muling bumangon na kasama siya. Ang bautismo ay ang patutuo na tayo ay sumasampalataya sa katotohanan sa harapan ng Diyos at sa ibang tao. Nung ako ay lulublob sa tubig, ako ay namatay kasama ng Panginoon, inilibing kasama niya.
at pag-ahon sa tubig, ako ay muling nabuhay. Ako po ay naniniwala na maisasagawa natin ang summer retreat ngayong taon. Ilang araw na po ang nakakalipas, in-announce po ng Prime Minister na lahat na raw ng religious gathering, maging ang pagkain na walang anumang limitasyon, ay pinapahintulutan na po. At nung marinig ko po ang announcement, ako po ay lubos na nagpapasalamat na halos mapaiyak po ako dahil pwede na ulit tayong magsama-sama. Magkakaroon po tayo ng una hanggang ikapitong batch ng summer retreat ngayong paparating na July, kagaya po ng ating pinlano at idinalangin. Ang mga kapatid po sa buong bansa ay maaari nang magkatipon-tipon ng sama-sama at magkaroon ng fellowship na nananalangin at nagsisikap upang marami pong mga maligtas. Kung hindi pa po kayo nababautismohan, simula nung kayo po ay naligtas, maaari na po kayong magpabaptize ngayon. Hindi po dahil mapapatawad ang iyong mga kasalanan ha, dahil sa bautismo, kundi dahil ito ay pagpapahayag at patutuo sa harapan ng Diyos at ng mga tao pagkatapos nating maligtas, na ako ay namatay at inilibing kasama ang Panginoon at ako ay nabubuhay bilang matuwid na tao. Ang aking lumang pagkatao namatay na at ang aking sariling buhay ay nagwakas na, ngunit bilang bagong tao ay sinimulan ko na ang aking buhay para sa Diyos. Ako na ngayon ay nabibilang sa Diyos. Noon, nabibilang sa sanlibutan, patay na. Ngayon, bagong buhay, nagsimula na. Kaya po, bautismo ay mahalaga. Bakit po kayo nag-aasawa? May wedding ceremony? Ito po ay upang ipahayag sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Tama po ba? Ganun rin po ang bautismo. Ito yung pagpapahayag ng katotohanan na tayo ay namatay na sa Panginoon at nabubuhay na para sa Panginoon. Hindi po tayo nagkaroon ng baptism ceremony 2 taon po. At ngayong taon, gagawin po natin ang pagpapabautismo. Ngayon, tignan natin sa 1 Peter. 1 Peter, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro, chapter 1, verse 3 to 4. Purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak. Sa John 3 verse 5, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig at espiritu ay tumutukoy sa kamatay ng Panginoon at ng kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin ng tubig ay paghuhukom. Ibig sabihin nito na ako ay namatay na kasama ng Panginoon at inilibing. Ang matuwid na paghuhukom ng Diyos ay tapos na. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ako rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pagtubos at panibagong buhay. Yan po ang maipanganak ng tubig at Espiritu Santo. At sabi dito, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Kaya muli tayong ipinanganak sa pamamagitan ng buhay ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu po ang nagpaunawa nito sa atin. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ipinanganak tayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Dahil naunawaan natin ito sa pamamagitan ng salita, sabi po, muli tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita. Tayo muling ipinanganak. Sa Hebrews chapter 2 verse 11, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus ang tawagin silang kapatid, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Si Jesus lamang ang bugtong na anak ng Diyos, ipinanganak ng Diyos at tayo rin naman ay naipanganak din ng Diyos. Bago siya namatay, si Jesus lamang ang bugtong na anak, ngunit pagkatapos ng muling pagkabuhay niya, hindi na lamang siya ang anak.
Siya ang panganay na ngayon sa mga magkakapatid. Alam niyo po ba ito? Kapag isa lang ang anak, siya ang tanging anak. Walang sino man ang maaaring maging anak ng Diyos maliban na mamatay si Jesus. Kaya naman sa Romans 8:29, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At sa Hebrews chapter 1 verse 6, at muli, nang kanyang dinala ang panganay sa daigdig ay sinabi niya, at muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, sinabi niya, nang unang dumating ang Panginoon, dumating siya bilang bugtong na anak, at gaya ng butil ng trigo, na bagman mamatay ay magbubunga ng marami, kaya ang bugtong na anak ay namatay at ipinanganak ang maraming mga anak. Kapag bumalik ang Panginoon, gaya ng pagdating ng panganay, sabi po, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Tayo ang kanyang nakakabatang kapatid, kaya nga sinabi, aking ama at inyong ama. Ang aking ama ay inyong ama. Ang aking Diyos at inyong Diyos. Alam niyo po ba kung gaano ito kamangha-mangha? Ang mga ligtas sila mga anak ng Diyos na higit na maluwalhati kaysa mga anghel. Hindi maaaring maging anak ng Diyos ang anghel. Binigyan tayo ng otoridad na maging mga anak ng Diyos. At kahanga-hanga po ito. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang maluwalhating otoridad na ito. Ipinanganak tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang maborn again, una, ay ang maipanganak ka sa laman at pagkatapos ay naging anak ako ng aking mga magulang. At nung tayo maborn again, muli tayong ipinanganak sa Espiritu, kaya tayo ang naging mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, sila ay luluwalhatiin kasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Upang matupad ang gawain na iyon, ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ay talagang labis na nakakagulat. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang tayo pinagaling at iniligtas, kundi nagbibigay rin sa atin ng kalakasan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang kanyang muling pagkabuhay ay kalakasan natin. Tingnan natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6. Verse 4. Roma chapter 6 verse 4. Roma chapter 6 verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ngayon, tayo ay namatay na kasama ng Panginoon. At tayo inilibing na rin nang matanggap natin yun pong bautismo, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Tayo ay may panibagong buhay, tama po ba? Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, napatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tadhana ng makasalanan ay malibing at tapos na ngayon, ngunit isang panibagong buhay ang dumating. Kaya sabi, gayon din naman, tayo makakalakad sa panibagong buhay. Bago tayo naligtas, nabuhay tayo sa dati nating pamumuhay. Natural na buhay na minana natin mula kay Adan. Ngayon sa panibagong buhay, ipinaalam sa atin ng Espiritu Santo ang biyaya at buhay ng Diyos. Sinabi rin na ang nagbago ang ating puso at buhay, kaya naman makakalakad na tayo sa panibagong buhay. Tingnan din natin sa verse 8. Roma chapter 6 verse 8 hanggang verse 9. Subalit kung namatay na kasama si Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng pag-ahari sa kanya. Subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Ang dati nating panloob na pagkatao, ang ating kaluluwa ay nabuhay kasama ng Panginoon. Kaya nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Si Jesus lamang ba ang namatay? Maging tayo na mga naligtas,
hindi na rin magkakaroon pa ng paghahari ang kamatayan sa atin. Kaya nga po, hindi lamang si Jesus ang namatay dahil kahit na tayo na naligtas na, hindi na rin maghahari pa sa atin ang kamatayan. Ang lahat ng kapangyarihan ng kamatayan ay tapos na dahil sa kamatayan ng Panginoon dun sa krus at sa muling pagkabuhay. Kaya nga, maaari nating sabihin sa kamatayan, hindi na kami natatakot sa kamatayan. May confidence po tayong magsabi nito. Hindi na kami natatakot sa kamatayan. Pwede natin itong sabihin. Sa Hebrews chapter 2, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sabi doon na dahil sa takot sa kamatayan, kaya naman kami ay mga alipin ng kasalanan. Ngunit ngayon ay hindi na kami takot mamatay. Ang mga naligtas ba ay takot na mamatay? O ba? Kung lilas ka na at takot kang mamatay, itaas mo po ang kamay mo. Hindi po tayo takot na mamatay. Mapalad ang mga namatay kay Kristo, sabi sa awit 116 verse 15. Malaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ibig sabihin nito na ang lahat ng mga bagay, lahat ng pagdurusa sa mundong ito ay may katapusan at tayo naman ay papasok na sa walang hanggang kapahingahan. Halimbawa, kapag ang isang taong naligtas, sinabihan siya ng doktor. Sabi sa kanya, hala, mayroon na lang mga 2 taon para mabuhay ka. Pagkatapos, 1 taon na lang ang buhay mo. Pagkatapos, 1 buwan na lang ang taning ng buhay mo. Kung ganoon, magugulat ka pa. Mas nagiging aso lang langit o kaya naman bakit kulay dilaw? Pwede mong sabihin, patungo na ako sa Panginoon. Ang araw ng pagpunta natin sa Panginoon ay napakalapit na. Higit na mas mabuti pa po ang mapunta sa langit kaysa mamuhay ng 1 taon pa dito sa mundo. Dahil kung tayo ay mamatay ng 1 araw na mas maaga, tayo po ay mabubuhay sa langit ng 1 araw na mas mahaba. Sa dagat po ng Korea, isang US battleship noon ang inaresto ng North Korean. Nang panahon po na iyon ay maraming US Navy ang nahuli at sinabihan ng mga sundalo ng North Korea, ang mga US Navy, sabi nila, 10 PM, ngayong gabi ay papatayin namin kayo. Kaya nag-usap-usap po itong mga US Navy na sila nga po ay mamamatay ng 10:00 ng gabi. Kayong isa po ay nagsabi, kung 10:00 mamamatay ako. Kung ganoon, 10:05 ay makakatagpo ko ang Panginoon. Inasam niya po ang kanyang kamatayan at natulog siya ng mahimbing dahil iniisip niya, 10:05, makakapiling ko na ang Diyos. Sa mga alagad, una po si Santiago pinugutan sa kulungan. At gayon din nangyari si Pedro, ikinulong at ang kanyang kamatayan ay itinakda na kinabukasan. Kasi Pedro po ay labis po ba siyang umiyak at hindi nakatulog buong gabi? Alam niyo po ba ito? Hindi siya. Nakatulog po siya. Sinabi po sa Biblia, mahimbing siyang nakatulog. Pinanabikan po ni Pedro ang kanyang kamatayan. Sabi niya, maaari bukas, makakatagpo ko na ang Diyos. Subalit kinalabit siya ng anghel at ginising. Subalit, hindi siya nagising kahit na ginigising siya ng anghel. Bangon, parang ganun. Mga kapatid, ang mga Kristiyano ba ay takot sa kamatayan? Ito po ay maluwalhati kung tayo ay mamatay na namumuhay para sa Diyos. Kaya dapat po ay gawin natin ang ating makakaya bago tayo pumunta sa Panginoon. Tama po ba? Kailangan natin gawin lahat ng makakaya bago ang ating pag-arap o pagpunta sa ating Panginoon. Sa John 11 verse 25 to 26, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Ang Panginoon ang muling pagkabuhay at ang ating buhay. Sa oras po na tayo ay naligtas, ang ating kaluluwa ay nabuhay. At kahit ng katawan ay mamatay, ito po ay muling mabubuhay. Ang espiritu ay hindi mamamatay. Ang ating katawan ay babangon muli kahit na namatay dahil si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya nga, silang mga natatakot sa kamatayan ay mamumuhay bilang 1 duwag.
Kaya nga sa Hebrews 11:35, ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Nilagari yung mga martir noon. Binalatan sila, pinatay. Subalit sinabi ng mga martir, kahit kunin ninyo ang mga balat ng aming katawang makasalanan, dadamitan ako ng Panginoon ng maluwalhating damit ng katwiran. Ang mga martir ay hindi natakot sa kamatayan dahil alam nila na mayroong buhay na walang hanggan at kaluwalhatian kung sila man ay magdusa pansamantala sa kanilang kamatayan. Ang iba'y pinahirapan, tumanggi silang tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli, sabi po. Gaano po ito kaganda? Kaya sabi na, sige, patayin mo ako. Kung papatayin mo ako, ay agad na akong makakapunta sa langit, kaya wala akong pakialam. Mayroon pong kwento, maibahagi ko lang. Sa lungsod po ng Pyongyang, na siyang kabisera ng North Korea, ay mayroon pong pastor. Siya po si Pastor Choi Bongson. Siya po ay ligtas at nagawa niyang mag-evangelize ng isang pulis na hapon noong panahon na yung Japan ang namumuno sa Korea. Isang araw, yung pulis na hapon ay sumakay sa isang kabayo at nagulat siya sa sinabi ni Pastor Choi. Sabi niya, Jesus, langit! Kaya po ang kabayo ay nagulat at nahulog ang pulis at siya ay nagalit at sinabi, bakit mo ginulat yung kabayo? Nasaktan tuloy ako. Sumagot ang pastor, nagagalit ka ba sa kotse kapag ito ay bumubusina? Sinabi ng pulis, hindi. Dahil ako ay parang bumubusina. Kaya ipinapangaral ko na manampalataya ka kay Jesus kapag ganun ikaw ay mapupunta sa langit. Kapag ako ay nangaral, maaari ko silang mailigtas. Kayang-kayang sinisigaw, Jesus, langit! Kaya sumagot ang pulis, nasaan ang langit? Wala. At sinabi sa kanya, sa aking puso ay may maliit na pwesto ng langit. Ibig sabihin, mayroong head office ang langit. At nagalit ang pulis at nagsabi, bubugbugin kita. Sinabi niya, kung ganoon ay makakatagpo ako ng malaking gantimpala. Nagmanta ang pulis. Sinabihan siya, papatayin kita. At sinabi niya, kung ganoon, makakapunta na ako agad sa langit. Ito po ay totoo. At ang kwentong ito ay hindi ko po gawa-gawa lamang. Totoo po ito. Silang mga takot sa kamatayan ay mamumuhay bilang isang duwag. Tama po? Hindi po tayo dapat matakot. Ang mga alagad at ang mga kapatiran sa sinaunang iglesia, gaano po sila katapang? Sa pelikula po ng Martyrs of Catacomb, makikita roon yung mga Romano na hinuhuli ang mga Kristiyano at sila ay ibinibitin at sinusunog na para bang lampara. Sinusunog po nila ang mga buhay na tao at pinababayaan ng mga Romano na ang mga Kristiyano ay kainin ng mga leon. Subalit ang mga Kristiyano noon ay umaawit lamang ng mga himno. Kaya hindi po tayo dapat maging mga duwag. Sabi po sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ako ay namatay na kasama ni Kristo sa krus at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ako ay isa na lamang, parang shell. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay dahil sa akin. Gaano po ito kadakila? Ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya dapat mabuhay tayo gaya sa 2 Corinthians 5:15. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay sa gitna tayo ay upang silang mga nabubuhay, ang mga Kristiyano ay hindi na dapat mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay.
Sabi po sa Romans 14 verse 8 to 9, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sabagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Para po saan? Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili kundi para po sa Kanya. Upang tayo ay iligtas, siya ay namatay at tayo ay dapat mamuhay para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Tayo ay nabubuhay at mamamatay para sa Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo dapat na maging mga duwag. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ang araw ng Kanyang pagdating ay napakalapit na. Hindi niyo po ba naririnig ang tunog ng Kanyang mga hakbang? Tayo po ay mamuhay ng walang pagkaduwag upang hindi tayo maging kahiya-hiya pagdating niya. At para sa Panginoon na nagligtas sa atin, dapat po tayong mamuhay ng husto ng walang kahiyan upang tayo ay makasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos, salamat po. Salamat sa dakilang biyaya na ang Diyos ay nahabag sa amin na marapat sanang mahatulan at mawasak dahil sa mga kasalanan. Inibig mo kami, pinatawad ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at winasak ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kami rin po ay nagpapasalamat dahil sa biyaya na hinahayaan ng Diyos na aming maunawaan at sampalatayanan ang napakagandang biyaya. Tulungan niyo po kami araw-araw na baguhin ang aming puso at buhay. Pamunuan kami upang kami ay hindi na muling mamuhay pa para sa mga walang saysay na bagay sa mundong ito. Nawa hindi kami mabuhay sa kaduwagan. Gabayan niyo po kami na makapamuhay ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Nawa walang sino man po sa amin ang mahulog mula sa dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Maakay nawa namin ang maraming kaluluwa sa kanilang kaligtasan. Kami po ay naniniwala at nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay sa amin upang ang summer retreat sa taon na ito ay maidaos. Nawa ay gamitin kaming lahat ng Panginoon ng ayon sa inyong mahalagang kalooban upang ang lahat ng mga kapatiran ay magkaisa na may isang puso, isang isip para sa pangangaral ng Ebanghelyo at pangunahan ng mga ligaw na kaluluwa tungo sa Panginoon sa summer retreat. May isa katuparan nawa ang gawain ng kaligtasan ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.